Yes, another tanggap na ganap. Okay, sa video natin ito, meron tayong tanggap na carburetor ng 3AU na makina. 3AU na engine. So, problema kasi daw nito is mahirap daw itimpla yung gasol. So, ngayon, sa mga mekanikong lumidiskarte, hindi na nila nire-repair yung lumang model. So, yung ginagamit nila na carburetor na panibago is yung 4K. 4K na carburetor. So, ito ngayon yung isasalpak. Ang problema, yung adapter flange. So, yun yung gagawin natin at ipapapakita. Sa video ito, ipapakita paano namin kino-convert yung adapter. So, yan may stencil na kami para sa 4K. At meron ding stencil para dito sa 3AU na original. So, ang mayayari, sa ibabaw, yan yung hawak ng stencil. Tapos, yung sa ilalim na side naman is yung sa 3AU na original. So, hindi ko lang na-videohan kung paano ko o paano namin birutasan yung sa gitna mismo. So, makikita naman sa flange, ayan, na pa-degree siya. So, yung liit niya, sa, para sa 4K, may tatawid pa rin yung original na butas doon sa manifold ng sasakyan. Intake manifold yata yun eh. Kung hindi ako nagkakamali. So, iba-ibang diskarte tayo sa gawa. So, pagka machine shop, maraming diskarte yan. So, yung flange na ginamit natin dito is 12mm or 14 ba yun? Minsan, gumagamit din kami ng makakapal. Lalo na pagka yung magdidepende kasi yan sa, ano eh, sa butas nung original na carburetor. So, kung hindi siya kayang malapitan, gaya nito, talagang nangangailangan tayo ng makapal na plate or flange. So, hindi naman nire-replace ito since meron naman mga gasket. Merong gasket na nilalagay or ano, yung triban or silicone or pagka hindi mag-leak. So, yung tinuturo ko yan, threaded yan. Yan ngayon yung lalagyan natin ng tornilyo na stud bolt. So, dapat nakafix sa dun sa plate, sa flange. Nakafix siya. Yan yung butas ng original dun sa intake manifold. Yung butas naman na yan na walang thread, yan yung mismong pagkakabitan dun sa intake manifold. So yan, yan yung nagaya natin. So na-maintain natin yung distance ng original at may papatong na lang diretso yung pagbobolt sa 4K na carburetor. So yan, ganyan lang kadali yung paggawa. Sa magtatanong naman kung magkano yung price, paki-PM na lang ako. At alam nyo naman, pagka mekanik kong magpapagawa, talagang may panghalong panggasolina yan. Again, inuulit ko. Sa ulitin, pagka machine shop, maraming diskarte yan. So, anong sa inyo na yan. Basta ito sa amin. Okay? So, yan. Ganyan yung setup niya. Nakapix yung stud bolt para sa 4K, tapos ditanggal yung bolt para dun sa intake manifold. At yan na yan. Konting ano lang yan, konting grind lang kung sakaling sasabit man yung tornilyo. So, ito na yung nakatanim na stud bolt. Tapos, yan yung threaded kasi. So, pagkalagay na ng ano doon, yung flange sa mismong intake manifold. So, ipapatong mo na lang yung 4K mo na carburetor. So, yan, na-maintain natin yung pinaka-distance tapos mga butas. Para hindi naman mawala sa ano, o magkulang sa bigay ng gasolina. Tapos, yung kapal na yan, eksakto na talaga yan. Thank you for watching, and next video is housing naman ang clutch.